Isang mapagpalang bagong taon sa atin. Muli, ito si John Carandang para sa ating usapang lalaki. Isang mapagpalang bagong taon sa ating lahat. Ito, muli, ito si John Cadiz Carandang para sa ating usapang lalaki gayong taong 2023. So ano nga pa pag-uusapan natin ngayon? Sa panahon ngayon, kailangan nating mangarap sa bagong taon. Ano ba yung ating mga pangarap sa susunod na araw at sa loob ng isang taon o sa darating na kinabukasan para sa taong 2023? Ngayon, nais ko ibahagi sa inyo ang anim na paraan to fulfill or six ways or steps to fulfill your dreams. So allow me to share my slide. Six steps to fulfill your dreams. First, bago magsimula ang lahat, nais ko munang ibahagi sa inyo yung pangako ni Kristo ng Diyos sa atin na nakasulat sa Psalm 20 verse 4. Sabi sa Salmo, "May He give you the desire of your heart and make your plans succeed." May He give you the desire of your heart and make all your plans succeed. Alam mo, sa totoo lang, habang binabasa ko to, para bang may assurance, hindi luck ang mangyayari ngayong taon, hindi swerte, kundi blessing. Kasi naway mabigyan ako ng Panginoon na lahat ng ating kakailanganin, na lahat ng aking kakailanganin ngayong taong 2023, at lahat ng aking plano ay magtatagumpay. Ngayon, ano yung mga first step na ating gagawin para mangyari na maging matagumpay tayo sa ating mga dreams o paano natin i-fulfill ang ating dreams? Okay? Una, cultivate delayed gratification. Pag sinabi natin delayed gratification, madalas gusto natin may mangyari ng resulta agad eh. Madalas gusto natin, ayan na, andyan na. Parang hinug sa pilit. Pero kung tatanungin niyo ako, kailangan natin ng delayed gratification para na sa ganun, patuloy pa rin tayong mag-desire, mangarap, na sa gitna ng paghihirap na ito, meron tayong reward someday. Halimbawa, mas maganda kung i-delay mo yung pagkuha, pagbayad sa'yo ng professional fee, at kapag nasubmit mo na yung output ng pinapagawa sa'yo ng kliyente, saka ka na babayaran ng another 50%. Kasi, or halimbawa, may gusto kang gawin. Halimbawa, gusto mong magkaroon ng kotse. Yun ang dream mo, kotse. Pero may pera ka pambili ng kotse. Pero sa tingin mo, pag binili mo yung kotse, paano yung kinabukasan mo? Bawa, may pera kang kalahating milyon at ang kotse ay 650,000 pesos. Yun ang pinakamura. Ang sasabihin mo, iuutang ko yung 150,000. Wala namang masama kung bumili tayo ng kotse kasi pinapangarap naman natin bawat isa na magkaroon ng ari-arian. Subalit, kung halimbawang ang pagbili ng kotse sa tingin mo hindi pa naman kailangan, okay, mas maganda o mas nararapat pag ipunan mo muna ang pambili ng kotse. Okay? Or pagtrabahuan mo muna para nang ikaw ay makabili ng bagong kotse bago mo gamitin o galawin ang iyong inipon. Kasi hindi naman lahat sa panahon ngayon, hindi kinakailangan na basta may pera, bili ka ng bili. Pwede mo naman i-delay yung gratification mo.
pwede mong ganitong gawin mo. Ah, meron akong ipon na kalahating milyon. Siguro, palaguin ko lang to. Then, kapag enough na, saka na ako bumili ng kotse. Kasi, meron pa naman akong, kaya ko pa naman mag-commute. Or kasi malapit lang naman yung aking pinagtatrabahuan. So that's the very, as a good attitude for us. In order for us to fulfill our dreams. Kasi, minsan kasi yung dreams ng inihingi natin o gusto natin mangyari, eh ito yung dreams na kung saan baka hindi ukol sa atin. Yon ang nakakatakot. Baka mamaya bumili ka ng kotse, naubos ang ipon mo, bukas, sa mga susunod na araw, wala kang pambili ng gas. Paano na yon? Kawawa ka naman. Okay? So, eh yun yung delayed gratification. Hindi mo naman isasan tatabi ang pangarap mo magkaroon ng kotse, pero pagkakaroon, pag-iipunan mo muna siya na sa ganon, okay, maging maayos ang pagdidesisyon mo sa buhay para makuha mo yung pinapangarap mong sasakyan. Okay po, malinaw. So, kapag meron po tayong delayed gratification, ang susunod niyan, cultivate healthy relationship. Sorry, it should be healthy relationship. So, paano po ang healthy relationship? Okay? Paano po? Ano yung healthy relationship? Alam mo, sa totoo lang, lagi ko iniisip to eh. Marami kang pangarap sa buhay. Marami kang nais sa buhay. Marami kang ginagawa para umunlad sa buhay. Ang tanong, kumusta ang pakikipag-ugnayan mo naman sa mga taong nakapalibot sa iyo? Itong mga taong nakapalibot sa iyo, sila yung mga maaaring tutulong, maulit maaaring tutulong sa iyo upang maisa katuparan ng mga pangarap mo sa buhay. Sila yung mga susuporta sa iyo. Sila yung mga taong mag-aangat sa iyo upang marating mo ang iyong tagumpay. Hindi madali ang pakipag-ugnayan o pagkakapag-establish o pagkukultivate ng healthy relationship. Minsan kasi nagkakaroon na ng crossing of boundaries or toxic relationship, no? Dahil minsan ayaw mo yung taong yon. Pero kasi minsan din, di natin inaasahan yung mga taong inaakala natin hindi makakatulong sa atin o walang maitutulong sa atin para ma-fulfill yung ating dreams, eh sila pala yung taong sagot sa ating mga pangarap. Halimbawa, may kakilala ako na ang tingin niya sa mga tao, okay, na nakapaligid sa kanya ay maliit. Maliit. Sabihin natin mata pobre. Mata pobre. Eh dumating sa punto na nagbago ang kanyang pag-iisip. So sabi niya sa mga tauhan niya, pwede bang paki-asikaso lang itong samahan mo ko at asikasuhin mo itong aking tinatayong negosyo. At dahil sa kanyang sabihin na natin utos sa kanyang mga tauhan, may isang tauhan siya na sabihin natin hindi ganong mataas ang pinag-aralan. Sinabi, may binigay na magandang tips para mapalago ang kanyang negosyo. At dahil siya naman ay naging maayos na, okay, dahil sabihin natin nagbago na yung kanyang pagiging mata pobre, pinaniwalaan niya to. Sabi niya, talaga, kapasensya ka na nung time na hindi ako maayos pa. Ang tingin ko sa iyo, wala kang may dudulot na magandang. Pero pasensya ka na doon. Nais ko yung tanong sa iyo, saan mo nakuha yung ganyang idea? Maaari ko bang hiramit? Sabi ng isang tao sa aking kaibigan. O naman ho, nagkataon ho to, ito po yung aking karanasan sa nung ako'y namamasukan pa sa kabilang tindahan. At
lumago ang negosyo ng aking amo. Subalit, hindi naman po sa ganun, eh, parang hindi na ninakaw yung aking ideya. Eh, mukha naman po kayong mabait sa akin. So, nais ko po lang kayo tulungan. Doon pa lang, maaaring kung hindi nagbago ang pakikitungo ng aking kaibigan, doon sa taong dati niyang hindi pinapansin dahil maliit ang sinasabi sa lipunan, eh marahil hindi naging matagumpay ang kanyang negosyo. May mga taong ganon na kailangan mong mag-invest sa relationship para matupad mo yung mga pangarap mo sa buhay. Isa na po ang aking ang Layforce na naging bahagi ng aking tagumpay kasi nagkaroon ako ng avenue para maibahagi ang aking nalalaman sa psychology o sa well-being. At ang Layforce, nakipag-ugnayan muna ako. Sabi na natin, nag-invest ako ng friendship and relationship. At kung ano man meron ako ngayon at narating ngayon, eh maaaring sabihin kong utang ko po sa inyong mga tagapakinig at sa Layforce ang aking tagumpay upang may sakatoparan ko ang aking advokasya na magbahagi. Maaaring ganyan din po ang halimbawa ng cultivate healthy relationship. Kaya muli, salamat sa Layforce. Okay, next po. Cultivate positive emotions. Okay? So, sa positive emotions, malalaman po natin na minsan, we are always longing for instant. Ay, negative ako dyan kasi mahirap yan. Dapat mas maganda yung mabilis. Ay, baka hindi yan maayos, mahirap yan. Hindi mo talaga mapupulfill ang dreams mo dahil gusto mo instant eh. Gusto mo mabilisan. Negative ka kaagad. Alam mo, minsan ang kailangan natin, positive emotion. Pag meron kang naisip na magandang paraan upang maisakatuparan ng iyong mga pangarap, maaaring sabihin mo, Take a pause. Inhale, exhale. Kasi baka ma-overwhelm ka. And then try to discern, masaya ako doon sa naiisip ko. Parang positibo yung mga naiisip ko. Gagawin ko to, pero hinahinay lang. Hindi ako dapat ma-overwhelm. May kaunting takot, pero siguro naman kailangan ko ma-overcome yung takot na yon. Kasi baka yung takot na yon ang magiging hadlang sa aking hindi pagkakatuparan, may sakatuparan ang aking mga pangarap. Doon pa lang, na-develop na yung positive emotions mo. Doon pa lang, yung mindset mo, positibo. Doon pa lang, yung positive emotions mo, okay, maayos. Kaya, magdali ka makapag-isip kung ano man ang iyong mga nais marating ngayong 2023. Dapat kasi, hindi New Year's Resolution ang ginagawa natin eh. Dapat kasi iniisip natin, ano ba ang plano nais nating marating? At nasaan ang Diyos sa pagtaplano natin? Nang sa ganoon, makaramdam din tayo ng positive emotions. Noong isang araw, okay, bisperas ng bagong taon, ang ginawa ko, natahimik ko sumandali. At inisip ko, ano ang aking mga pangarap sa buhay ngayong 2023? At nasaan ang Diyos? Ano ang role ng Diyos sa akin? Siguro siya muna ang in charge sa lahat. Tapos kung ano ang dikta ng Diyos na nararapat, doon ako. At ano man yung hindi maganda, huwag nang ulitin
at anuman ang maganda, itanong muna sa Diyos. Isanguni muna sa Diyos. Nang sa ganon, maging maayos ang aking mga pagkaplano sa aking mga pangarap. Malinaw po. Ngayon, cultivate abilities to excel. Siyempre, may gusto kang gawin sa buhay. Ang gusto natin sa buhay ay siyempre, may mga gusto, pangarap tayo sa buhay at yung mga pangarap natin sa buhay, gusto natin may sa katuparan. Pero, nais ko yung bali itanong sa inyo, nage-excel ka ba doon sa abilities o sa talents na binigay sa iyo ng Panginoon Diyos? Baka kasi gusto mo maging sikat na artista, pero hindi mo naman, hindi ka na magpa-practice sumayaw, kumanta, o marte. Eh, hindi pa pupulpin yung pangarap mo maging artista. Gusto mo maging sikat na o maging magaling na psychology student ko. Eh, hindi ka naman nag-aaral mabuti. Hindi mo naman to ini-enhance yung skills mo para mapalago at mapaganda pa ang iyong ginagawa upang mapabuti mo pa ang iyong profession bilang psychologist tulad ko. Sayang. Cultivate ability to excel is hindi pwedeng pwede na. Kundi palyabungin ang iyong talentong bigay ng Panginoon at gawin mo itong excellent. Excellent. Sa mata ng Panginoon. Gawin mo mabuti. Pag sumikaping mo maging mabuti at maayos, magaling sa pinili mong profesyon upang mga pangarap mo sa buhay ay may sakatuparan. Next po. Cultivate good mindset in life. Ano ba mga mindset natin sa buhay? Nais ko lang itanong sa inyo. Ako kasi, ang mindset ko lang ganito. The best is yet to come. The best is yet to come. Kung hindi ko man lang makuha o magkaroon ng answered prayer or may sakatuparan pangarap ko sa buhay ngayon, maaaring darating pa yung pinaka-the best. Kaya hindi ako napoprustrate kasi expectation leads me to frustrations. So para sa akin, hindi ako yumaman ngayon taong 2022. 2023, hindi ako magiging mayaman pero magiging financially stable ako. Kasi yun yung the best. At kung hindi man, the best is yet to come pa. Okay? The best is yet to come. Kasi ang Panginoon Diyos hindi magbibigay ng second class. Laging first class, primera klase na nararapat para sa iyo at para sa akin at para sa atin na naniniwala. Kaya nga kung ano yung good mindset mo, ano yung mindset mo, yun ang magiging mantra mo in a way. Okay? Na magiging daluyan to ng iyong sabi nating wisdom o knowledge o katagan ng loob para hindi ka mapustrate at para patuloy ka pa rin mangarap para sa iyong kinabukasan. Okay? Next po. Cultivate setting of goals o goal settings. Ano bang ating goals? Para kanino ba yung ating mga pangarap sa buhay? In other words, para kanino ka ba bumabangon? Kung yung goal na yon ay makakatulong sa pagpapalago ng sarili mo, go for it. Pero kung yung goal na yon ay may matatapakan ng tao, may masasagasaan kang damdamin, may masasaktan kang damdamin, or meron kang mahatak na ipababa na tao, huwag mo na ituloy.
Kasi ang goal setting or pagsiset ng goal dapat para maka dapat para sa kabutihan lamang. At ano ang mabuti sa iyo at sa iyong kapwa at kaaya-aya sa Diyos. Kaya ito yung aking itong hamon sa atin kasi may mga pangarap tayo, akala natin dapat ito yung goal natin pero hindi natin iniisip meron pala tayong masasaktan. Eh, makukuha nga natin ang ating pangarap pero hindi sa kalooban ng Diyos. So ano ang aking big message? Simple naman po. Sabi ni ng Panginoon Diyos, okay, sa Jeremiah 29:11. For I know well the plans I have in mind for you, oracle of the Lord, plans for your welfare and not for woe, so as to give you a future of hope. Simplihan na lang natin. Alam ng Diyos ang ating nasa plano. Ang nais ng Diyos sa atin ay magkaroon tayo ng success. Okay? Plans to succeed. At hindi tayo pahirapan. But rather, bibigyan niya tayo ng pag-asa upang may sakatuparan ang ating minimiti. Kaya tatandaan po natin lagi, the best is yet to come. Happy New Year to all at naway magtamo natin ang ating mga minimithi ngayong taong 2023 at sa mga darating pang taon. May God bless us all. Salamat po.